isang babae na nakagawa ng isang bagay na tanging ang mga makasarili lamang ang makakagawa, ay naging isang surrogate mother at napansin niyang ang kanyang tiyan ay abnormal na lumalaki. At nang suriin ng doktor ang nilalaman ng kanyang tiyan gamit ang ultrasound, ay natulala sila sa pagkagulat. Si Jordana, dahil sa kanyang malaking tiyan, ay nakadadama ng hindi komportableng pakiramdam sa kanyang bawat paggalaw. Sa ultrasound room kung saan siya nakahiga, ay sinisimula na siyang i-scan. Dito na siya nangangamba ng labis. Inisip na lamang niya na sadyang malaki lang ang kanyang baby. Nais ni Jordana na mapakalma ang kanyang sarili kahit naramdam niya na parang may bagay na mali at hindi ordinaryo. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor para makausap si Jordana. "Okay po, susuriin na po natin ngayon si baby. Huwag po kayong mag-alala, baka wala naman pong problema. Kadalasan ang karanasan ay nagpapabago sa ating katawan pero hindi tayo pwedeng matakot." Wika ng doktor na agad na rin isinaayos ang ultrasound equipment. Agad na naman ni Jordana ang malamig na cold gel sa kanyang tiyan at seryosong napapatitig sa monitor. Inaabangan na maaninag ang wangis ng kanyang baby. Habang nagpapatuloy ang obserbasyon, ay nag-iiba din ang ekspresyon nito. Ang kanyang muka na normal lang kalmado ay nagpapakita na ngayon ng labis na pagkasorpresa at pag-alala. Si Jordana ay hindi rin makapaniwala habang nakatingin sa screen. "Ano po bang nangyayari? May problema po ba sa aking baby?" Ang boses niya ay napupuno ng takot at kalituhan. Ang doktor naman ay hindi kaagad nakasagot ng diretso. Kailangan umano nitong humingi pa ng ibang opinyon. Makikita mo ang pagkabagabag sa doktor habang sinusubukan itong tumawag sa kanyang telepono. Nang ang mga nurses at ibang doctors ay pumasok na ng kwarto, ay mas lumawig pa ang tensyon sa paligid. Nagkumpulan sila sa may screen at ang ekspresyon nila ng pagkatakot ay mas lalo pang nagbigay ng pangamba kay Jordana. "Hindi ako makapaniwala, kaya pala ang laki ng sobra ng tiyan niya. Halos imposible." Bulong ng nurse na natitigilan na rin sa kanilang nalaman. Si Jordana ay nalilito ng lalo. Nais na niyang maunawaan kung ano ba talaga ang nangyayari. "Wala ba ni isa sa inyong magsasalita? Pakiusap. Sabihin niyo sa akin kung ano ang nangyayari." Maluhaluhang pagmamakaawa ni Jordana, pero ang hinanaing niya ay tila hindi naririnig ng mga espesyalista na naging seryoso sa ginagawa nilang pag-aanalisa. Maya-maya pa ay lumapit na ang obstetrician kay Jordana dahil ang seryoso nitong ekspresyon. "Jordana, may bagay akong nais sa iyo. Wala naman ditong kakaibang bagay. Kailangan lang natin magsagawa pa ng ilan pang karagdagang test para makasigurado sa kaso nyo kasing mag-asawa." Ang kwarto ay napupuno ng tensyon at nararamdaman ni Jordana ang bawat tensyon na iyon bawat sandali. Pero ano nga ba ang nangyayari? Ano ba ang nakita ng mga nurse at doktor sa ultrasound na nakapagbigay sa kanila ng labis na pagkabigla? Para mas maunawaan natin ang sitwasyon ay kailangan nating balikan ng oras. Si Jordana, isang 24 na taong gulang na babae, ang nakagawa ng desisyon na makakapagbabago ng kanyang buhay kailanman. Isang desisyon na hindi lamang babago sa kanya, kundi maging sa buo rin niyang pamilya. Ito ay ang maging isang surrogate. Nang dumating ang oportunidad na iyon, ay nakita niya ito bilang isang paraan para mapagaan ang kanyang financial na sitwasyon, lalo't may mag-asawa na nag-o-offer ng magandang reward para dito. Isa din itong paraan kung saan makakagawa ka ng isang bagay na kailanman ay hindi matatawaran ng salapi. Ang tuparin ang pangarap ng dalawang taong nagmamahal na maging isang magulang ang masaksihan ang kagalakan ng pamilya na kanyang natutulungan ay labis niyang ikinasisiya. Siya ay nagiging susi para sa kaligayahan ng iba. Nagagawa niyang mapagbago ang buhay ng ibang tao nang dahil sa kanyang trabaho. Nang makilala ni Jordana si Mr. and Mrs. Smith, ay mabilis siyang nakaramdam ng koneksyon sa kanila. Dalawang nagmamahal na kapwa naging matagumpay sa buhay pero may isang bagay na hindi makamit. Binahagi ng mag-asawa ang kanilang dinaramdam kay Jordana at ang kanilang pangarap, kaya masaya siyang matulungan sila na magkaroon ng sariling pamilya. Ang proseso ng pagiging isang surrogate ay hindi ganoon kadali, kung saan kinakailangan pa ni Jordana na magdaan sa hindi mabilang na pagsusuri at medikal na konsultasyon para makapagbigay ng saya
sa kabila ng hirap ng proseso na kailangan niyang pagdaanan, ay nagiging desidido pa rin siya sa kanyang desisyon. Dahil sa ideya na magbigay silang ng isang sanggol at ang pagkakaroon ng pera na magagamit niya sa kanyang buhay, kakawala pa lamang ng kanyang lolo't lola dahil sa labis na katandaan. At dahil hindi na niya nakilala ang kanyang magulang ni ang kanyang mga kapatid, ay kinakailangan niyang mabuhay ng walang inaasahan. Sa araw ng insemination, si Jordana ay nakakadama ng magkahalong pagkakaba at pagkasabik. At habang pinaghahandaan niya ang proseso, ay wala siyang ibang nasa isip kundi ang bata na kanyang isisilang, gayon din ang kaligayahan na maibibigay nito sa mag-asawa na magiging magulang nito. Agad nang tinanong ng doktor si Jordana kung siya ba'y handa na, at tumugon naman itong handang-handa na siya at hindi na magbabago ang kanyang isip. Sambit niya sa boses na napupuno ng emosyon. Ang lahat ay marahan namang naging maayos at anumang gaan ng pakiramdam ang nararamdaman ni Jordana nang matapos na ang lahat. Simula na ito ng hamon para sa kanya. Isang hamon na alam niyang hindi magiging madali pero napupuno ng gantimpala. Alam niya na ang bawat buwang magdadaan ay mapupuno ng pagbabago at pagkadiskubre. Pero sa ngayon ay nagkaroon na siya ng mas malalim pang dahilan ang pumuno sa pangangailangan at pangarap ni Mr. and Mrs. Smith. Sa mga unang buwan ng kanyang pagbubuntis ay naging maayos naman ang lahat. Si Jordana ay nag-check ng regular at labis na inaalagaan ang kanyang sarili. Iniingatan ang buhay na kanyang dinadala. Ang mag-asawang Smiths naman ay nakabantay lamang sa bawat pagkakataon at sandali ng kanyang pagdadalang tao. Pero sa katagalan ay nakaramdam na siya ng isang bagay na waring hindi normal para sa isang nagdadalang tao. Nung una'y hindi niya ito pinansin at inakalang ito'y normal lamang sa proseso. Iniisip na baka'y na-adjust lamang ng katawan ang kanyang sarili para mabawi ang kanyang pag-aalala. Si Jordana ay nagpatuloy lamang sa araw-araw niyang nahagawian ang magtrabaho bilang isang telemarketer. Isang trabaho na nangangailangan sa kanya ng maraming bagay, lalo na ngayon na siya'y nagbubuntis. Gayunpaman, makalipas ang isang buwan ay mas tumitindi pa ang nadarama niyang sakit. Dagdag pang napuna ni Jordana ang mabilis na paglaki ng kanyang tiyan sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ang kanyang tiyan ay sadyang lumaki ng todo, bumigat sa hindi inaasahang timbang kung ikukumpara mo sa isang normal na pagbubuntis. Dito na nagpasimula ang pangamba, kaya sinubukan niyang sabihin na rin ito sa mag-asawa, pero natigilan siya sa takot na baka ang bata sa kanyang dinadala ay nagkaroon na ng problema, na kung malalaman ito agad ng mag-asawa ay maaaring makaapekto ito sa pera na sana'y kanyang kikitain na kanya pa namang kailangan. Ang responsibilidad na dalhin ang anak ng iba ay pambihira, pero ang pag-iisip na dismayahin sila ay labis niyang ikinakatakot. Tuwing gabi ay naghahanap na lamang si Jordana ng komportabling posisyon para lamang makatulog. Pero ang tindi ng sakit at labis na pangamba ang pilit sa kanyang nagpapamulat. Paano kung inilalagay ko na ang bata sa kapahamakan? Paano kung hindi ko mapangatawanan ang pangako ko? Labis-labis na ang nagiging pagdududa ni Jordana sa kanyang isip. Isang buwan pa ang makalipas, maigi na lamang at bibihira na siyang bisitahin ng mag-asawang Smiths. Dahilan din kaya't hindi nila napansin kaagad ang problema. Pero para sa 5 buwang buntis ay sadyang naging napakalaki ng tiya ni Jordana. Isang laki na tiyak ikakataka ng kahit na sino. Nalagay na ito sa puntong hindi na niya kayang maitago pa sa laki. Dahilan para agad siyang maging usapan ng marami, lalo na sa kanyang trabaho. Napapatanong na lamang si Jordana sa kanyang sarili kung ano ba ang lumalaki sa kanyang tiyan dahil napaka-imposible na ito'y isang sanggol lamang. Dito na pumasok sa isipan ni Jordana ang nababalitaan niyang kaso. May kinalaman sa insemination kung saan ang mga gangs o traffickers ay nag-i-inject ng microchips para manakaw ang bata sa ina nito. Nangangamba siyang isipin na ngayon ay kailangan na niyang harapin ang realidad anot ano pa man ang mangyari. Para makahanap ng kasagutan ay pribadong nagpa-schedule ng ultrasound si Jordana lingid sa kaalaman ng mag-asawang Smiths. Sa araw ng kanyang appointment ay sadyang nababagabag ang kanyang puso at isip. Paano nga ba ang kanyang gagawin kung nasa seryoso na pala siyang sitwasyon? Paano kung nasa kapahamakan na ang batang kanyang dinadala? At paano kung mainilagay talaga sa kanyang katawan
nang hindi niya nalalaman. Maraming tanong ang gumugulo ngayon kay Jordana. Pero mas kinakabahan pa si Jordana nang dahil sa nagiging reaksyon ng kanyang doktor, waring nagtataka at nangangamba. Habang nakahiga, ay nakatutok lamang ang kanyang mga mata sa screen. Pilit na inuunawa ang bawat imahe na hindi niya maintindihan. Nagsasalita ng malakas si Jordana kung ano bang problema, pero wala siyang tugon na natatanggap. Maya-maya ay dumating na ang isang team ng medical team para analisahin ang imaheng nakikita ng doktor. Matapos suriin ng doktor ang resulta ng ultrasound kasama ng medical team, ay natukoy na nila ang sitwasyon. Dito na ipinaliwanag ng doktor kay Jordana ang dapat niyang malaman. Ma'am, may bagay na kakaiba dito. Kailangan natin ng iba pang test para ito ay makumpirma. Dahil sa iyong kaso ng surrogacy ay isa itong bagay na napakaseryoso. Ano po yun, Doc? May problema po ba ang bata? Wala. Walang problema sa bata, Jordana. Kung inaakala mong iisang sanggo lamang ang iyong pinagbubuntis, nagkakamali ka dahil ikaw ay nagdadala ng apat na sanggol. Si Jordana ay napatulala na lamang sa kanyang nadinig. Apat? Apat na sanggol? Paano naman yun naging posible? Hindi yan pwedeng mangyari. Ganun pa man, ano talo pa man ang gawing eksamen ng doktor, ay yun at yun pa rin ang lumalabas. Si Jordana ay hindi pa rin makapaniwala at sadyang natutulala. Apat na sanggol ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan, isang realidad na hindi niya inaakalang magiging posible. Ang kailangan lamang ng Smiths ay iisang anak ayon sa kanilang usapan, kaya't hindi niya alam ang pwedeng mangyari sa susunod. Ipinaliwanag ng doktor na habang ginagawa ang artificial insemination procedure, ang ilang eggs ay fina-fertilize para mas mabuhay. Pero sa kaso ni Jordana, base sa konklusyon ng doktor, ay may kakaibang nangyari. Apat ang na-develop na sanggol, isang bibihira at halos imposibleng pagkakataon, kaya't kahit ang medical team ay natigilan. Isang pangyayari na nagbigay ng matinding alalahanin kay Jordana. Walang tigil na iniisip ang mag-asawang Smiths na napapaano kung hindi nila tanggapin ang tatlo pang sanggol. Paano niya masusuportahan ang mga ito? Ang magpalaki ng tatlong sanggol ay nakakatakot para sa kanya. Dahil alam niyang hindi niya ito makakayanan, tiyak umano na magagalit ang Smiths dahil iisang sanggol lamang ang kanilang napag-usapan. Ano talo pa man ay hindi niya naman maitatago ang katotohanan kaya't kinakailangan niya itong sabihin. Dala ang kanyang lakas ng loob ay buong tapang niyang inamin sa mag-asawa na hindi lamang iisang sanggol ang kanyang dinadala, kundi apat. Natigilan ang mag-asawa nang unang madinig ang sinabi ni Jordana, pero ilang sandali pa nang maliwanagan ay ibang-iba ang naging reaksyon nila sa reaksyong inaasahan ni Jordana. Napangiti na lamang ang dalawa at nagkatitigan. Pambihira, apat han, magkakaroon tayo agad ng apat na anak. Si Jordana ay nakikinig lamang habang pinag-uusapan ng mag-asawa ang ilan nilang plano kasama ng apat nilang anak. Binigyan mo kami ng regalo na hindi namin inaasahan at higit pa sa aming inaakala. Sa tuwa ay napayakap na si Mrs. Smith kay Jordana. Gumaan ng bigla ang pakiramdam ni Jordana nang makita niya kung paanong tanggapin ng mag-asawa ang tatlo pang nilang magiging anak. Ang lahat ng problema at alalahaning bumabagabag kay Jordana ay naglaho na lamang ng parang bula. Pero mas ikinatuwa niya nang sabihin ni Mr. Smith na apat na beses din niyang nadagdagan ang kabayarang kanilang napag-usapan sa perang makukuha ni Jordana ay tiyak na makakabango na siya sa buhay para makamit ang anumang kanyang naisin. Sa wakas ay dumating na rin ang tamang panahon, araw na ng kapanganakan ni Jordana sa ospital, ang mag-asawa na nakamedsuit noon. Habang inaaskaso siya ng doktor at medical team ay nakahawak sa kanyang kamay at para mapalakas ang kanyang loob sa loob ng ilang oras ay ganap na rin na ilabas ng maayos ang apat na sanggol. Umiiyak na sinalubong ang mundo ang makita ang apat na sanggol na buhay at malalakas na umiiyak ay isang eksena na talaga namang nakakamangha at hindi nila makakalimutan. Nakayanan ni Jordana ang kanyang panganganak at walang ibang masabi sa kanya ang mag-asawa kundi pasasalamat. Nang may panganak ang quadruplets ay nagbago na rin ang daloy ng buhay ni Jordana. Iisa na lamang ang kanyang naging hiling, ang maging ninang ng apat na batang naging malapit na rin sa kanyang puso. Nagad naman yung napagbigyan, isang bagay na labis niyang ikinaligaya at binibigyan niya ng karangalan.
Simula noon, sa paglipas ng panahon, ay naging malapit na parte na ng pamilya si Jordana ng Smiths, kung saan nakabilang siya sa lahat ng okasyon ng mga bata, binyag, kaarawan at marami pang ibang importanteng events. Mahal na mahal siya ng apat na lalaking magkakapatid at dahil sa malaking perang nakuha niya, ay nagawa na rin niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Nagawa niyang mag-invest sa kanyang edukasyon at nakapagpatayo na siya ng sarili niyang clothing store na dati na niyang pinapangarap. Isang taon ang makalipas, matapos noon ay nagawa ni Jordana na makakilala ng lalaking magmamahal sa kanya na kanyang napakasalan. Nagkaroon na rin siya ng sarili niyang anak at nakabuo ng sarili niyang pamilya. Ang istoryang ito ng isang surrogate at nagpapakita ng nangingibabaw na kapangyarihan ng pag-ibig, pagkakaibigan at pamilya. Isang pamilya na hindi lamang nababase sa dugo kundi sa puso. Isang aral na nagpapakita ang malungkot na sandali ng isang tao ay pwedeng mapaltan ng labis-labis na kasiyahan.